Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking channel. Breaking news! Carlos Zarate, itinurong leader ng mga dating kasamahan? Tumutok lamang para sa buong detalye. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para updated ka sa aking mga videos. Ito ang nakakagulat na balita para sa ating mga netizen. Matapos ngang isa-isa nang lumalabas ang mga magiging whistleblower sa di umuni rebelding grupo sa ating bansa na kilala bilang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP, NPA, NDF. Sa kakatapos lamang na Senate hearing on red tagging ay isa-isang nagpatotoo at tumistigo ang mga dating miyembro ng CPP, NPA, NDF kung paano naging mapang-abuso ang dating samahan para sa mga kabataang na-recruit ng kanilang samahan. Pinatunayan nila na totoo ang bintang sa mga dating kongresista o makabayan bloc na miyembro at front ng CPP, NPA, NDF sa kamera. Sila raw di umano ang magpapatunay na walang pakinabang o magandang dulot ang nasabing rebeldeng grupo sa Pilipinas dahil isa sa kanilang pangunahing dahilan o layunin ay labanan ang gobyerno at masakop ng kanilang komunistang grupo ang Pilipinas. Narito ang full video kung saan umano ito ng samot-sari reaksyon sa social media. Sir, thank you, sir. Okay. Ayan na, sir. Later. Thank you, sir. Ay siya namuduno sa pambansa ng na may dalawang anyo ng pakikibaka. Pagunahin ay ang armadong pakikibaka at kung mga pangalawa ay ang parlamentaryong pakikibaka. Ito'y higit na mailuminaw kung makikita natin ang kanilang operational at organizational structure. Ang CPP ay mayroong tinatawag na National Congress na kung saan ito yung highest position making body ng CPP. At mayroon itong Komite Sentral na kung saan sa loob ng Komite Sentral naririyan yung Political Bureau at pagkatapos sa loob ng Political Bureau ay naririyan ang Executive Committee o Komiteng Tagapagpaganap. Ang Komite Sentral ay mayroong apat na mayor na National Staff Organs. Ito ay kinabibilangan ng National Peasant Commission, National United Front Commission, International Department at National Organization Department. Ang National Peace and Commission ay siyang namumuno ng mga magsasaka, indigenous peoples, fisher folks, at mga manggagawa sa agrikultura. Kaya kung titingnan natin sa mga magsasaka, naririyan yung KMP, sa indigenous peoples, nandiyan yung katribo, sa hanay ng fisher folks, ay pamalakaya, at sa hanay naman ng mga magagawa sa agrikultura ay ang union ng mga magagawa sa agrikultura o UMA. Sa National Organization Department naman, ito'y namumuno sa tatlo pang bureaus. Naririyan ang National Youth Student Bureau na ito yung nasiwa namumuno sa kabataan ng estudyante, kung kaya't mayroong LFS, mayroong CEGP, mayroong NUSP, mayroong anak bayan at mayroong kabataan partidista. Ang National Organization Department din ang namumuno sa National Women's Bureau kung kaya't mayroong Gabriela at mayroong Gabriela Women's Party. NOD din ang namumuno sa National Trade Union Commission kung kaya't mayroong KMU at mayroong Kadamay. Kaya yung mga nangyayaring okupasyon ng mga bahay na ginawa ng Kadamay sa Pandibulacan, tiyak mayroon po order yan mula sa NOD sa pamamagitan ng National Trade Union Commission. Kaya yung proyektong okupasyon ay trabaho ng partido yan at ginagamit ng makinarya ang Kadamay. Ngayon, sa usapin ng aliansa, ang subsentrong staff na organo ng Komite Sentral ay ang National United Front Commission. Ito ay sumisentro sa gawain ng ACT Teachers,
NUPL, National Union of People's Lawyers. At ganoon din mula sa hangay ng sektor ng reliyon. Kaya naririyan yung promotion of church people's response. And UFC din ang sumisentro sa Makabayan Bloc, kasi ang Makabayan Bloc ay isang aliansa ng iba't ibang mga party lists. Ito rin ang sumisentro sa bagong aliansang Makabayan at sa iba pang mga aliansang ginagawa nila. Estratehikong aliansa man ito o kaya'y taktikal na pakikipag-aliansa. Kaya kung titingnan natin ang operational at organizational structure ng CPP, napaka-purposive dito, napaka-strategic, napaka-systematic, at napaka-well-organized. Tagos ito mula nasyonal, ng local na level, at tagos ito sa iba't ibang sektor ng lipunan, mapublikong sektor man ito o kaya pribadong sektor. Bilang isang dating libro at kadre ng Trust Party of the Philippines na umabot hanggang antas riyon, mapaputunayan ko na yung iba't ibang party list sa ilan ng Makabayan Bloc, kaya ng Bayan Muna, at Teachers, Gabriela Women's Party at Kabataan Party, ay mga organisasyon pinamumunuan ng Communist Party of the Philippines. Ang mga representatives nito na nasa loob ng Kongreso ngayon ay totoong mga membro at kadro ng partido tulad ni Sara Elago, Castro, Gaite, Cobiamat, Brosas, at Zarate. Kasama ko si Congressman Atty. Zarate kung madalap malaking National Democratic Front Peace Consultation Forum dito sa Labao, sa Minsan Hotel, Labao City. Kasama ko siya noon. At kasama ko siya sa mga marahatag solidaridad sa Korp na naganap ang malaking adversaryo ng Communist Party of the Philippines doon. Nakapagpasok namin doon, binarang kami ng mga boards of the Philippines at siya pa ang aming negotiating panels pagpasok namin doon sa bahagi. Dahil hindi ka magiging representative party representative kung hindi ka party member. Isang requisitos na maging representative ka ay kailangan member ka ng Communist Party of the Philippines. Hindi na tayo magkakamagkumaling kasi alam mo ka parang nagtaga na ikaw ay negro ang partido kong Kristal. Ang ito ako ng N.P.A. balik sa kanay na kaibigin na sa mga kalimutin. Narito ako ng Special Press, Aka Bambang, ang sekretary ng Western Mindanao Regional Party Committee. Isa ho ako sa mga estudyante na pinadala ni Bambang sa Davao upang mag-aral under the scholarship program ng MISP o Mindanao Educate Services Foundation Incorporated. Nag-aral sa kursong Bachelor of Elementary Education sa Lucidory Davao, Tagum City, Davao del Norte. Sa mga community technical college ko ako, nag-stay dahil nag-aral for namin. Sa technical community technical college sa Southeastern Mindanao na rin ako, namunat sa pinulong ng MPA. Doon na rin ako naging membro ng mga underground organization ng CPPA
gaya ng kagopa o katipunan ng Gurong Makabayan. Sa CTCS dito ako, naging anak na kasapi ng kilusan. March 2019, umuwi ho ako galing ng Dapao papunta ng Sampuanga Norte. April 2019, pinatawag ho ako ni Afresia Alvarez Akabambab sa Red Area upang pag-usapan ang 2019 election. Napag-desisyonan doon na ako yung magiging provincial coordinator ng Makabayan Bloc sa Sampuanga del Norte. Hindi ko ho gawa-gawa ang kwento ko ito dahil mayroon ho akong patunay, mayroon ho akong hawak na dokumento na pirmado ho ni Atty. Nery Culminares na ako yung itinalaga nila bilang provincial coordinator ng Makabayan Bloc sa Sampuanga del Norte. Ako sa SAI, member ng Kadamay na nagmula sa Santa Maria, Bulacan, lumusog kami sa Pandi, Bulacan upang mag-agaw ng bahay ayon sa kumpas ng partido bilang kalihim ng partido. Ang gawain ko ng kalihim ng partido ng seksyon ay mag-reklutan ng marami. Lumulubog po kami sa organ ko. Doon po, nagbubuo kami ng kababaihan, kabataan, at ng gagawa. Kaya malinaw na malinaw po na ang Gabriela, ang party list na Gabriela, ang may tumpas nito kagat ay CPPNP. Hindi po pwede nilang itanggol kasi kami mismo na nagpuugan na kumpas ng CPPNP bilang kalihim ng seksyon. Iyon po ang ibinaba sa akin at ipinatupad ko po. Kaya ang Gabriela po, malinaw na malinaw na ang party list na yan, ang may kumpas at ang buo nito ay CPPNP. Kaya naman mga kapwa ko Pilipino, ano ang masasabi nyo sa balitang ito? Comment down below.